ang hindi lang mapag-isa anytime, anywhere. Dahil sa isang babaeng laging nakasunod daw sa kanya. Takot at babalot sa kanya, itago daw ang babae ito na kay hirap iwasan dahil saan man gumaling, babaeng hindi. Sa mundong ating ginagalawan, may mga pangyayari na nababalot na sumaya. Katulad na lang ng naranasan ni Mark Delantar, empleyado sa isang call center. Taong 1995, nagsimula siyang mag-aral kasama ang kanyang kuya sa martial arts na ang tawag ay Tapondo. Hindi lamang ito pagdepensa sa sarili, kundi natutunan niya raw na palakasin ang kanyang inner strength upang may sagawa ang mga bagay na tila imposible gawin ng katawan ni lupa. At ito ay sa pamamagitan ng matinding konsentrasyon at meditasyon. Pag nagkakaroon ka ng inner strength kahit na-relax kayo, ay napakalakas niya. Halimbawa, sa antinaturan, kahit na dalawang tao ito magbaluktot ng nakarelax lang, hindi kaya baluktotin. Hello. Ang kanyang interest dito ay nagsimula noong siya ay nasa 8 taong gulang pa lang. Inarmin ako ng sensei namin na yung ginagawa ko is for the elders lang sana. Tapos yun, sinabihin na ng sensei ko na pag pinagpatuloy ko yun, I will be opening another gate route to the other side ng pagkatao ko, which is hindi ko maintindihan as a kid. Isang araw, habang siya ay nasa kalagitnaan ng meditasyon, narinig niya na may tumatawag sa kanyang pangalan. So, from my room mo, bahay, mula noon, kahit anong oras, kahit saang lugar, naririnig niya ang tinig na kaboses ng kanyang ina. As I go deeper sa meditation, siguro yun yung nagpalakas sa senses ko. Dumating sa point na hindi na siya boses lang. I've waited siguro mga 10 to 15 minutes na may lalabas sa akin. Ang ginawa ko is sinilip ko na yung sementa namin. Galing sa poste ng bahay, galing sa residence. Dumagin sa task ko, as in, pati yung kamay ko tumura. Hindi tumaangat. Habang nakadagin siya sa akin, iniihipan niya ako sa mukha. Ang din siya hindi na ako pagayin. Ginawa ko, without looking back, tumakbo ko pa sa bago ng ako, Sabi ko, basta psychiatrist na lang, tutal may kaibigan ako. Natuwa ako doon sa result kasi above average naman siya. Wala nakita ang something sa upak niya. Kumbaga, normal lahat. Nang magbinata na si Mark, lalong hindi siya nilubayan ng black lady. Dahil sa malakas na ang kanyang loob, kinaibigan at binigyan niya ng pangalan, Zoe. May times na doon nagtatrive ako, may sasakyan, may trainer sa harap ko. Habang nagtatrive ako, since malakas yung loob ko, mag-overtake ako, mag-overtake ako. Benta din yung may narinig ako. Umayin yung balahibo ko. As in, sobrang tayo ng balahibo. Kung hindi ako nag-overtake, then may mabalik pa ito na lumahan. Pero iba ang ipinaparamdam ng black lady sa tuwing nagkakanobya daw itong si Mark. Nung dumating sa kanya, nagka-girlfriend ako, nagkakagalang sa bahay. Iba yung dating sa kanya kasi may nagpapakuyo sa kanila, may nakikita sila. Sabi nila, babae daw. Nagpupuyo sa galing ang black lady. Ano nga ba ang kaugnayan kay Mark ng black lady na ito? Abangan ang nakapanghihilakbot na kwento sa pagbabalik ng Rated K.